His Excellency Professor Dr. Norpi Misuari to make a final decision. My feeling ako dito is this is very dangerous kung talagang ipos yung warrant of arrest kay Pastor. This might trigger people power. Ayun, mga kababayan. Senator Risa Ontiveros, nagsasalita na yung mga kababayan nating MNLF. At nang ang obserbasyon nila diyan sa ginagawa mong hearing na yan, trial by publicity talaga. Kung merong kung meron talagang kaso itong si Pastor Kibuloy, dapat kinasuhan mo na lang. Nur Misuari, suportado po itong si Pastor Apollo Kibuloy, Secretary General ng MNLF, nagsalita na po kaugnay dito sa ginagawang panggigipit ng administrasyon itong si Marcos Jr. dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago po natin umpisahan ang video na yan, kung bago lang po kayo sa PH Update, pakilike ng ating video para lagi po kayong updated. At sa mga gusto magpa-member, maraming salamat po. Meron po tayong bagong member dito, no? I-shoutout po muna natin yung ating mga bagong member dito sa PH Update, no? I-check nyo na po dyan sa baba. Makikita nyo po yan sa baba. Pagka-click nyo yung join button, makikita nyo. Ano lang po yan, pangkape, kumbaga. Shoutout dito kay Ma'am Jessie Torres. Siya po yung bagong member natin sa PH Update. Ma'am Jessie Torres, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po, ha. Maraming salamat. Sa lahat ng bagong member ng PH Update, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun na nga, no, mga kababayan, pasadahan po natin ng mabilisan itong banat nitong si Melyonario. Kung umasta itong si Mil Robles, mga kababayan, akala mo siya na may-ari ng PCSO. Ang sabi po niya, the Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, vowed on Wednesday, March 20 to provide equal assistance to the public, including the agency's basher. Hindi naman po kayo mababash kung hindi questionable yung mga pagkapanalo ng mga nitong si Lone Vettor at nitong si Solo Vettor. Ayon, sa pagsasabi mo na bibigyan mo ng equal na serbisyo yung mga basher at hindi basher ng PCSO, wala ka sa lugar para sabihin niyo yun. Ang pangalan ng ahensyang pinapangasiwaan mo, Mel Robles, Charity! Kaya kung sino man ang lumapit sa inyo dyan, mapabasher o hindi basher, kailangan niyong bigyan. Kailangan niyong bigyan ng tulong. Kaso ang issue dito, mga kababayan, doon sa ilinabas, itong si Madam Sandra Cam, anong panahon daw po nila, 10,000, 5,000 yung binibigay pagka merong lumapit dyan sa PCSO. Pero ngayon po, mga kababayan, sobrang baba na daw po nang ibinibigay na tulong ng PCSO. Ngayon, nagyayabang po itong si Mel Robles. Akala mo kung sino, na kahit sino magpunta rito, bibigyan ng tulong kahit basher pa. Hindi naman kayo mababash kung inaayos nyo yung trabaho nyo dyan sa PCSO, di ba? Hindi naman kayo mababash kung hindi questionable yung pagkapanalo ng mga loto itong si Lone Vettor at saka itong si Solo Vettor. Maya't maya na lang po, mga kababayan, merong nananalo. Nung panahon ni Tatay Digong, talagang napakaganda po ng palakal dyan sa PCSO. Pero mula noong itong si Mayor Robles, nahawakan niya na yung route access, nagkanda loko-loko na po, no? Maya't maya po, meron na po silang pinapanalo dyan sa PCSO. Imagine, mga pinaghihinalaang nananalo dito sa PCSO po ngayon. Ngayong mga panahon na to, di umano malapit o di naman po kaya di umano kamag-anak nitong si Mayor Robles. Imagine, magkakaroon ng ganong klaseng alingasingas na mga nananalo malapit dito sa kay General Manager Mel Robles. Di po ba nakakahiya yun? Tapos ngayon kung umasa kayo, akala nyo naman kayong nagmamay-ari ng PCSO. Huwag pong ganon. Kaya ka lang naman dinagay dyan itong si Lisa Araneta Marcos kasi nakakapag-deliver ka, di ba? Kung ano yung dinideliver mo, di natin alam kasi wala tayong nakikitang benepisyo sa dinideliver mo sa sambayan ng Pilipino. Malamang kay Lisa Araneta Marcos, meron ka na dinideliver na accomplishment sa kanya. No, yung accomplishment na yun, hindi po natin alam kung ano yun. Kayo nang bahalang mag-usap ni Lisa Smax, di ba? Yun na lang po yun. Pero sa ating mga kababayan, benepisyo galing dito sa PCSO. Imbis na lumaki, lalo pong bumaba mula nung nagpalit ang administrasyon. At ang puna po ng ating mga kababayan, ito sinasabi ng ating mga kababayan to, na di umano yung mga nasa loob lang ng PCSO nakikinabang dyan sa loto-loto na yan. Kaya wag na po kayong tumaya, mga kababayan.
Pinapayaman nyo lang po itong si Lone Beto at itong si Solo Beto. Huwag na po kayong tumaya sa loto. Napakalaking kalokohan po niyan. Nagsasayang lang po kayo ng oras nyo. Pag nagpalit na po ng administration, next year, tingnan po natin kung ano magiging sitwasyon ng PCSO na yan. Then, pwede na po kayong tumaya. Pero ngayon, para nyo lang po binibigyan ng pera itong si Lone Beto at kaya itong si Solo Beto. Tumaya ka ng loto, uuwi ka sa bahay, di ka po makatulog, milyonaryo na ata ako bukas. Hindi, malayo pa labo po mangyari yun. Dahil ang magiging milyonaryo, itong si Melyonaryo, si Lone Beto at itong si Solo Beto. Sila lang po ang magiging milyonaryo, pero tayo, hindi po tayo magiging milyonaryo. Diyan sa PCSO na yan. Huwag na po kayong umasa dahil linuloko lang po tayo ng PCSO na yan. Ayun na nga no, mga kababayan, dito naman po dumako po tayo dito kay Senator Bato de la Rosa. Sen Ronald Bato de la Rosa offered on Wednesday to personally protect controversial preacher Apollo Quiboloy should the latter decided to appear at the Senate to answer allegation against him. Hindi na po ngayon, no? Hindi na in aid of legislation. Yung mga hearing sa Senado, diyan na po yung lugar para sumagot ka kung sagutin mo yung mga allegasyon laban sa'yo. Diba? Ibang klase po, no? Hindi na po in aid of legislation. Ano na lang po, kumbaga, kung merong... Ngayon, iba na po. Pagka merong kang problema, wag na po kayo magpunta sa ano, sa korte, wag po kayo magpunta sa pulis. Puntahan niyo po si Senator Riz Monteveros. Kunyari, nag-away kayo ng kapitbahay mo, wag po kayong magsumbong sa pulis. Magpunta po kayo kay Senator Riz Monteveros at ipapatawag niyo po yung kapitbahay niyo dyan sa hearing in aid of investigation. Kunyari, may nakaaway ka, may nakaalitan ka, wag na po kayong magpunta sa pulis, di po kayo papakinggan doon. Wala po kayong matatanggap na justisya doon. Ang gawin niyo po, magsumbong po kayo kay Senator Riz Monteveros. Isumbong niyo po yung kapitbahay niyo dahil pagka nakuha niyo po yung simpatsya nitong si Senator Riz Monteveros, papatawag niya po yung kapitbahay niyo at pagka hindi po nagpunta yung kapitbahay niyo, naku po, ipapakontest niya. Sa mga merong pinagdadaanan sa buhay, huwag po kayong magsumbong sa pulis o huwag po kayong maghanap ng abogado. Hindi po uso ngayon yan. Ang uso po ngayon, mga kababayan, magpunta po kayo kay Senator Riz Monteveros dahil dyan sa committee niya na, anong tawag sa committee niya? Women and Children. Puntahan niyo po yung committee na yun at tutulungan po kayong ma-resolve ang mga problema. ipapatawag niya po yung mga kaalitan niyo at pagka hindi po dumalo, ipapakondem po niya yung mga yun. Kung merong problema, punta kay Senator Riz. Yun lang po. Senator Riz, sa susunod na kampanya, kung tatakbo ka man ng presidente, yun na po ang slogan nyo. Kung merong problema, tumakbo kay Risa. At siya ang bahala sa iyo pagdating sa hearing, di ba? Kunyari, nag-away kayo ng boyfriend mo, wag na po kayo magpunta kay Senator Rapidol po, hindi na po ngayon uso yan. Isumbong nyo kay Risa, yan po. Gawan po natin ang programa. Ngayon naman po, sa ating segment ng isumbong mo kay Risa, pag-uusapan po natin itong sagot ng irinireklamo sa programa nitong si Senator Riz Monteveros. Mga kababayan po nating MNLF nagpakita na suporta para dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Ngayon, tingnan po natin kung saan na atakbo itong istorya na to ng isumbong mo kay Risa. Hindi na po ngayon. Riz Monteveros in action na po. Hindi na uso yung Rapidol po in action. Riz Monteveros in action. Anak ng betang ganaman. Ay, nako. Ngayon po, mga kababayan. Ito po yung iniistorya ko kanina sa inyo, mga kababayan. Ito to eh. Na, tumiklop itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Siya na po ang personal na lumapit dito kay Rapidol po in action. Nag-walk out na. Siya pa yung, anong tawag doon? Siya pa yung linambing. Linambing. Ano yung magandang term? Merong magandang term doon eh. Pagka nagtampo, sinuyo. Yun, sinuyo. Senator Bato de la Rosa, sinuyo po itong si Rapidol po in action. Dapat, pangalan mo ba to? Bigla ka lumambo. Dapat itikas mo yan, Senator Bato. Diba? Ayan, tingnan nyo mga kababayan. Binabanatan natin si Senator Bato dahil...
Wala naman pong ano dito sa PH update. Pagka nakita natin medyo tagilid yung decision ng mga politiko, eh, talagang makakatingin po sa atin yan. Imbis na panindigan mo na bato ka, eh ba't bigla kang lumambot, sir? Ikaw na yung winok-atan. Ikaw pa ang lumapit. Ikaw pa ang sumuyo dito kay Rapital po. Nako. Senator Baton, may mga pinaggagawa mo dyan. Ang atin dito, ha, yung yung pagiging... Oh, ewan natin, ang nangyari dito kay Senator Bato de la Rosa. Nagkaayos na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Raffy Tulfo. Kasunod dito ng pag-walkout ni Tulfo sa Senate hearing ng komite ni de la Rosa kaugnay sa pangbubugbog at illegal na pag-aresto ng mga pulis sa mag-ama sa Pandi, Bulacan. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin dyan si Tala Lopez. Ayan, Tala. Wala pang isang araw mula nang mangyari ang insidente, nagkaayos na raw agad sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Raffy Tulfo. Ito ay matapos ang pag-walkout kahapon ni Tulfo sa pagdinig ng komite ni de la Rosa ukol sa umano'y pambubugbog at illegal na pag-aresto ng mga pulis sa mag-ama sa Pandi, Bulacan. Ayon kay de la Rosa, lumapit mismo siya kay Tulfo sa executive lounge ng mga senador at siya na mismo ang humingi ng tawad sa naging takbo ng kanyang pagdinig. Nadismay raw talaga si Tulfo dahil sa patuloy na pagsisinungaling ng mga pulis sa pagdinig na naging dahilan kaya siya nag-walkout. Matapos mag-walkout... Ibang klase mo, di ba? Kung ako kay Senator Bato de la Rosa, hindi siya ni. Tumiklop po kasi si Senator Bato. Senator Bato naman. Wag naman kasing ganun. Ikaw pa, imbis na hayaan mo siyang, siya na nga yung nag-walkout sa komite mo, ikaw pa yung nag-ano, ikaw pa yung nanuyo, at sumuyo. At si Tulfo sa hearing ng kanyang komite, naglabas ng sama ng loob si Bato at sinabi na nainsulto siya sa ginawa ng kasamahang senador. Itinanggi pa ni de la Rosa ang nabanggit ni Tulfo na binibaby ang mga pulis sa pagdinig. Kung titignan daw ang record ng Senado, siya ang may pinakamaraming napasite in contempt o napakulong na pulis sa pagdinig sa Senado. Subalit kung nasa katwiran naman ang mga pulis at magandang nagagawa, kanya itong pinupuri at pinasasalamatan. Inamin ni Senator de la Rosa na ayaw niyang may kaaway na kapwa senador, kaya siya na mismo ang lumapit at nagpakumbaba na humingi ng tawad kay Tulfo. Ako si Tala Lopez para sa Kuwentong Politiko. Ayun na nga, no, mga kababayan, ngayon ang pwede umako po tayo dito kay Secretary General ng MNLF. Pakinggan po natin ang sasabihin niya dito sa ginagawa kay Pastor. Ugnay na balita, makakasama natin via Zoom ang Secretary General po for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF Davao City. Huwag alang iba, kundi si Sir Aziz Monk. Sir, maayong gabi. Welcome to the program. Live tayo sa SMNA Nightline News. Maayong gabi. Sa tanan na nagpaminaw, nagtanaw karon og sa ipiminay. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Po, si MJ po ito. Kasama natin si Admar sa kabilang dako. Sir, MJ, Admar. Apo. Sir, being a Mindanawan, at si Pastor ay isang Mindanawan, gaano ka tibay po ang bond na ating mga Pilipino hailing from the land of promise, the land of Mindanao? Yes, as I have observed, ang dami ng... My feeling ako dito is this is very dangerous. Kung talagang ipos yung warrant of arrest kay Pastor. This might trigger people power. Ay, naku po. Yeah. Senator Risa, naririnig mo po ba yan? Alam, hindi man pwede... Hindi man po di pagtakpan niya. Alam na ng buong mamamayan ng Pilipinas ano ang tama o ano ang mali. Hindi na pwede ma-deceive nila yan. So, ako, I'm praying magkaisa na ang taong bayan ng Pilipino. Magkaisa na. Hopefully. Anyway, kung pa man yan, parang may ano yan, cause order pa yan. O kung warrant of arrest na yan, it depends on our lawyers kung paano nila yan. But
in behalf of the Moro National Liberation Front, our chairman, founding leader and Central Committee Chairman, Professor Nisari, convey salam to all brothers and sisters around the globe. We will pray everything will be peaceful in this month of Ramadan with tranquility. Hopefully, inshallah, maging normal itong situation natin. But, sir Aziz, linawi lang po natin, sir, ha? Wala pong coordination ng Kingdom of Jesus Christ sa inyo, nor ang SMNI. Ito po ay voluntary dahil nakita po ninyo ang opresyon at pangapi na ginagawa kay Pastor. Ayun, mga kababayan, narinig niyo po yun. Walang koordinasyon, ha? Talagang pagpapakita ng suporta para dito kay Pastor Kibuloy. Yes, in fact, nang dumating ang team ng SMNI doon, wala sa akin. Ako, I am happy na magkaroon ng live coverage ang celebration. And then, I'm not prepared for my whatever anong sasabihin ko sa mga sa media interview because biglaan. But it comes from my heart. There must be a probable cause. And then bring it to the court kung ano man ang gusto nilang gawin. Hindi yung trial by publicity. Ayun. It's unfair to the good pastor. Trial I think by publicity. Alam naman ni pastor yan na bakit gagawin niya yan. Pastor yan siya eh. Alam niya yung gagawin niya is a severe punishment from the Creator kung gagawin niya yan. Pastor yan. That's impossible. Kaya to make things clear, bring it to the court para magkaalaman. Kasi yan, no, sanctuary ng ni Senator Hontiveros yung buwan yan. Home court niya yan. Yun na nga mga kababayan. Pansin, hindi po mapagkakailan itong si Senator Risa Hontiveros kung ano yung nangyayari dyan sa mga sa hearing dyan sa Senado. Sir, maraming salamat po. Sir, as we trace back history as a fellow Mindanaoan, our Moro brothers and sisters has inherited the war, 500 years of war, tawag nga sa atin dyan sa Mindanao, the unconquerable people of the world. Tinalo po ninyo ang mga Banyaga, mga Briton, lalo na itong mga Amerikano. Gaano kahalaga po, sir, ang para po sa mga kapatid natin na Moro, ang honor sa buhay? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakat sa ating mga brothers in the Bangsa Moro homeland all over pan hanggang doon sa mga islands all over the world na let's stay strong. We cannot be divided by differences because our cause and goal is greater than our differences. We must stay strong, vibrant, and let's wait for our beloved founding leader and Central Committee Chairman, His Excellency Professor Dr. Norpi Miswari, to make a final decision. Naghintay lang tayo kung ano man ang marching order coming from our chairman. But in my personal view, in the case of Pastor Apollo Kibuloy, it's trial by publicity. It's not good. So, yun lang. Hopefully, we will be very peaceful with tranquility in this holy month of Ramadan. Assalamualaikum. Ayun, mga kababayan. Senator Risa Hontiveros, nagsasalita na yung mga kababayan nating MNLF. At nang ang obserbasyon nila dyan sa ginagawa mong hearing na yan, trial by publicity talaga. Kung merong talagang kaso itong si Pastor Kibuloy, dapat kinasuhan mo na lang. Tinulungan mo na lang yung mga nagpunta sa iyo diyan. Hindi yung gumawa ka pa ng napakalaking eksena na ganito. Akala mo talagang meron tira yung mga banat mo diyan sa Senado, wala naman po talaga. Sir Monk, in an interview noong trasagsagan po ng 2016, nabanggit po ni Chairman Noor,
kung sino ang sinuportahan niyang presidente noon. That was then president, a former mayor, Rodrigo Duterte. At tatanong siya po, sir, sino po ang kanyang susuportahan ng vice? At nabanggit niya po noon, then VP candidate, now President BBM. Alam naman po natin yung istorya ng Marcos Sr. at ng MNLF. Pero sa panayam na yun, sinabi niya na as Muslims, yung kasalanan ng tatay ay hindi po nang manahin ng anak. Might as well, yung naging nagawa ng anak ay hindi rin pwedeng ipahid doon sa mga magulang. Pero sir, saan nangyayari ngayon sa Pilipinas? Ano po bang inyo pong assessment at nasasabi sa ginagawa po ngayon ng pamahalaan o yung assessment po sa Marcos Jr. administration? Anyway, in my personal, mukhang nabudol. Nabudol tayo. Pati mga MNLF po eh, alam na po, parang nabudol daw tayo. Nabudol ang buong bangsa Moro dyan because the chairman has expected na i-recover ni BBM ang bad image na nangyari sa father niya, the late President Ferdinand Marcos Sr. Now, we are expecting na i-correct niya whatever the wrongdoings for the good. But I think the president has no control in the situation. Wala siyang statement regarding kay Pastor Kibuloy, kay former President Duterte. Wala siyang statement. Hindi natin alam kung ano talaga ang kwan. He is behind everything or inayaran lang niya. Pero parang tingin ko deliberate ito na it's a talagang 2028 election or hindi inaalis dyan sa palasyo. Naku po. Yun ang observation ko. Talagang the warrant of arrest might trigger ng people power. Nakakatakot po itong sinasabi ng Secretary General ng MNLF. Hindi po basta-basta ang ipagkibit-balikat ng ano to ng administrasyon ni Marcos Jr. Lalong-lalo na po itong si Risa Hontiveros. Pagka nagkaroon ng problema dahil diyan sa mga pinagagawa na yun ni Risa Hontiveros, ano po 'yan mga kababayan? Wala tayong ibang dapat nabalikan kung hindi itong si Senator Risa. Magandang gabi po, sir, si Admar po ito. Sa tingin po ninyo, ano ba yung nakikita ninyo ng butihing pastor? Ayun, si Serrano na to. At ganito na lamang po kalaki ang inyo pong tiwala kay Pastor Apollo at naniniwala na ito ay mga persecution lang. Gaano kalaki ang tulong ng butihing pastor, hindi lang po dyan sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas, sa kabuuan? Because of greed. I will go direct to the point. Because of greed. Bahala na kung anong gastos ng government, ilan ang sundalo at kapulisan ang namatay dyan of that program to end the terrorism. Now, because they are aiming for 2028, itong mga elections, for the coming elections, kung ano man yan, ito, niluluto nila itong tsatsa, everything, just to stay in power. Alam mo, Edmar, nakita ko, narinig ko yung sinabi ni Glenn Chong. Grabe talaga. Yung asawa, the first lady himself, according to former senator, kay Attorney Glenn Chong, na talaga deliberate itong plano na talaga Martin ang ilagay the next president. Pero dahil tagilid sila kay Vice President Inday Sara. So ito, kailangan pilayan. First target this is MNI. Correct. Para mawala ang media
platform na nagsusupport kay Vice President Inday Sara, nagsusupport sa mga Duterte, because ito lang nakikita natin. Walang ibang programa na nagbibigay ng programa ng NTFL CAC. Every day, halos every day, itong HSM na lang. Correct. So, tama. With the collaboration dyan sa Congress ng mga kongresista na sahanay ng mga NPA, ito nga, may promise siguro, ibibigay ang boto para to stay in power, na persuade sila, because alam na naman natin kahit dyan sa encyclopedia, communism is against all forms of religion. Kung bakit tinanggap nila yan? Ano, dahil lang sa buto na kailangan nila. Kinalimutan na nila yung sakripisyo ng mga sundalo at sa mga kapulisan for all those years. Almost done na eh. Almost tapos na yan eh. Close book na sana yan. Pero here comes, for the sake of greed, for the sake of the power extension, ito nagkalitsilitsi na ang bayan natin. Ito, I will not elaborate more yung mga sentiment, bigas, etc., lahat ng agencies. Halos, grabe ang corruption. Magtataka kung ano, because of this. Tandaan po natin, ha, napakalaking grupo ho ng MNLF. Pagka yung mga kababayan nating MNLF, meron ng ganyang klaseng sentimiento, eh dapat po, sana, itong administration ni Marcos Jr., huwag po sana kayong magtingang kawali dito sa issue na to. Noong panahon ni Tatay Digong, kaya naisaayos siyang mga sigalot dyan sa Mindanao, eh talagang pinakinggan po niya yung hinaing ng mga kababayan nating Moro. Ngayon, kung itong administration ni Marcos Jr., meron na silang ganyang obserbasyon, itong MNLF, na merong nabudol, talagang ginigipit ang SMNI, itong kay Pastor Apolo Kibuloy, eh sana i-considera niyo po itong mga ganitong klaseng sinasabi ng mga kababayan nating MNLF. Situation. Now, dinamay na si Pastor Kibuloy because SMNI, I don't know kung itong SMNI kay Pastor Kibuloy ba talaga yan. Yan man ang nakikita natin. Pero yung nababasa natin at saka narinig natin, ibang corporation yan, ibarang ibang may board of director yan, kung ano man, parang hindi man mapipilay because may mga digital man platform na hindi pwede makontrol na ang media. Opo, Sir Orlando, ang katakataka din dito, dahil sa mahabang panahon, yung nabanggit nyo po na NTFL-CAC, kombinasyon yan ng militar at ng ahensya ng gobyerno ng ating bansa sa defense, ay matagal nang nagsasabi kung sino-sino nga yung mga involved dito. Mismong si Joe Masison pa nga, no, may video na lumabas na kung sino-sino yung mga konektado sa CPP, NPA, NDF. At ang isa sa mga nireklamo nila dito sa prangkisa ng SMNI, isa sa mga nagreklamo ay ang red tagging di umano. Eh mismo ang pamahalaan, mismo ang NTFL-CAC na ang nagsasabi at kinukot lang naman natin sila. Kinukot natin yung mismo mga dating kadre na tumiwalag sa grupo at isiniwalag kung sino-sino. Pero yet, pinayagan pa rin ng kamera ito. Di ko lang alam kung parang hindi nagkakatugma yung mismong payag ng NTFL-CAC at mismong dito sa mga galaw po dyan sa kamera. Umabot pa nga sa punto na binibigyan nila muli ng boses. Parang nagiging atakdog pa nga nila itong mga makakaliwang grupo. Siyempre, atat na atat ang makakaliwang grupo, konektado nitong CPP and PNDF, na patahimikin ng SMNI dahil nagkaroon ng platform ang mga dating kadre, ang ating militar, para labanan itong CPP and PNDF po, Carolando. Yes. Yun na nga. Ito na nga. Nakalulungkot masyado. Sad to say, ganito na ang nangyari sa atin. Gagawin nila ang lahat para lahat ng excuses. The main objective yan talaga is to stay in power. May mga para cover up ito lahat eh. So, sad to say, basta sa akin lang, it's a warning
kung talagang ituloy nila yung warrant of arrest kay Pastor Apollo Jimel, this will trigger people power. Dapat sana hindi mangyari na yan. Yan ang nga po ba sinasabi natin eh. Senator Riza Ontiveros, nagiginig po ba kayo sa sinasabi nitong Secretary General ng MNLF na pagka talagang tinuloy nyo yung ginagawa nyo dito kay Pastor Apollo Quibuloy, malamang baka merong mangyaring masama. Kaya kung ako po sa inyo, kayo dyan sa, sa Senado, tigil nyo na po yung mga kabalbalan na pinagagawa nyo dyan. Dito lang kay Senator Riza, tigil nyo na po yan. Kung gusto nyo padaluhin, via Zoom, pwede na yun. Senator Riza Ontiveros, I don't think so. It is the end of his of her career. Public service. Wala nang maniwala sa kanya. Opo. Ginong Rolando, marami po kayong mga miyembro ng MNL. Ayun na nga, mga kababayan, dito na po natatapusin ang ating reaction video. Ang bottom line dito, talagang masyado na pong malaking gulo ang ginagawa nitong si Senator Riza Ontiveros. Kaya kung ako dito kay Senator Riza, tigil-tigilan niya na yung pagpapatawag niya pag ano niya dito kay panggigipit dito kay Pastor Apollo Quibuloy. So Luis, mag-ingat po kayong lahat. God be the glory, hasta la vista, baby. Maraming salamat po mga kababayan.